Where are you? Where is his eye? Watch his eye. Ha! Come on! Isa sa katangian ng mga boksingerong Pinoy ay ang pagiging buo ang loob sa laban na kahit dehadong-dehado na ay ginagawa pa din itong kaharapin ng kanilang kalaban. Destructive work from the monster. Uppercut, body shot again! Karamihan pa sa ating mga boksingero ay talagang dumadayo pa sa teritoryo ng mga kalaban at hindi inaatrasan kahit na gaano pa kagaling ang mga ito. Ito ang katangian na talaga namang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Bukod pa dyan ay marami na din tayong boksingero na ginagawang tune up fight lamang ng mga sinasabing magagaling at inaalagaan ng mga kilalang promoter, subalit sa huli ay wasak ang inaabot ng mga ito. Again! Gets caught for the second time! An overhand right by Duno right on the chin! Sadyang ang napaka-underrated ng mga Pinoy boxers dahil sa kabila ng lakas at talento ng mga ito ay bibihira lamang ang nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng malalaking laban. Subalit sa oras naman na mabigyan ng pagkakataon ng ating mga manlalaro ay hindi nito binibigo ang mga manonood na makapagbigay ng maganda at hindi boring na laban. The good news for Katsidis is, and believe it or not, his eyes look better right now than they did two rounds ago. Yan ang ipinakita ng ating boksingero na si Sir Amunsot na sa kabila ng pagiging underdog sa laban ay nagawa pa nitong sirain ang mukha ng undefeated champion na kanyang kalaban. June 21, 2007, na magkaharap ang undefeated WBO Interim Lightweight Champion na si Michael the Great Katsidis kontra sa tubong tagbilaran Bohol na si Sir Amunsot. Sa labang ito ay underdog nga ang ating kababayan na may record na 18 wins, 10 wins coming by knockout at 2 losses. Sa kabila naman ng pagiging talented ng boksingerong ito, ay hindi naman ito nabigyan ng pagkakataon na mapabilang sa malalaking pangalan sa boxing dahil sa pagiging underrated nito. Maliban sa lakas ng loob ay mayroon din itong boxing IQ, hand speed at isa din itong counterpuncher habang may decent punching power din para makuha ang respeto ng kalaban nito sa ibabaw ng lona. Bago ang laban ay may dalawang talo na ang ating kababayan kung saan tinalo ito ng dalawang beses ng Indonesian na si Butar Butar sa pamamagitan ng TKO. Kaya naman inaasahan na nga na hindi ito tatagal sa laban kontra sa naoy isang halimaw ng lightweight division. Ang tubong Australia naman na si Michael the Great Katsidis ay may malinis na record na 22 na panalo habang 20 sa mga ito ay hindi na pinalad na matapos ang laban. Dahil nga sa pambihirang record ng WBO Interim Champion ay inaasahan na nga na magiging madali na lamang sa kanya ang laban at inaasahan na tatapusin niya ito ng maaga. Subalit sa pagtatapat ng dalawa sa ibabaw ng lona ay pinakita ng Pinoy na mali ang mga prediksyon na hindi siya tatagal sa laban. Amunsot into a one punch knockout threat because this fight could be stopped at any moment if that eye gets any worse. Balikan natin ang laban kung saan kahit na mahirap para sa Pinoy ay nagawa pa din itong pahirapan at sirain ang mukha ng kampyon nitong kalaban. Where are you? Where is his eye? Watch his eye. Ha! Come on! Sa pag-uumpisa ng laban ay parehong hindi na nagsukatan ang mga ito na nagpalitan ng kanika nilang mga knockout punches. He's already been in one fight of the year candidate this year and you see Katsidis going to work, punching hard with the middle of his stance against him. There's another bomb from Katsidis, momentarily drives Amunsot back. See, Katsidis likes to punch you and push you with his left shoulder. He smothers you and punches you at the same time that he smothers you. But the little short right hand that Katsidis is trying to land. Exciting start to what could be a terrific fight between... You know, I think he's got very strong legs as well. Although Amunsot's are... Sa umpisa naman ng round 2 ay maganda ang nilaro ni Amunsot na nagawa agad na bigyan ng bukol ang kaliwang mata ng kanyang kalaban. Subalit ipiniramdam naman ni Katsidis kung bakit kinatatakutan ang kanyang lakas sa lightweight division. Right hand and immediately jumped forward for the chance. Uppercuts. And there's blood flowing from the right nostril now of Michael Katsidis. Katsidis' left eye is closing rapidly as the result of a hard right hand by Amunsot. Uppercuts. Sa round 3 ay nakapagpatama naman ng malilinis sa suntok ang ating kababayan habang ang kampyon naman ay patuloy sa pagpipressure at umaasa na matatapos ng maaga ang laban. And Amunsot seems to be very relaxed.
very comfortable in the situation right now. Outside for the one knockdown. This early assault kind of reminds you in a way of a young Mike Tyson. In the sense that there is for Katsidas to get this done in a hurry. And what do you remind me is not 10. Well, Katsidas had his hands open and was throwing from both. He's not lost his knockout power. Amon Saad is the smoother boxer, seems to have more different punches and more weaponry. That could show up over the course of a long fight. Trying to go to his uppercut. Katsidas' blood is going to start showing up in Amon Saad's hair. Blistering battle along the road, down the stretch of round three. What a brutal... Pagkatapos naman ng round 3 ay kapansin-pansin na ang pinsala na tinamo ni Katsidas sa kanyang mata mula sa mga malilinis na suntok ni Amon Saad. Sa round 4 ay naging komportable na sa laban ng ating kababayan na halos lahat ng binibitawan nitong suntok ay pumapasok kay Katsidas na tila nagiging konserbatibo naman dahil sakat sa kanyang mata. The Katsidas corner is driving me nuts. This... But I tell you what, the way this fight is going, it looks, hard right hand it looks by very good for Amon Saad right now, but he seems to be so relaxed with the situation, placing his punches very well, and it seems to be just more in control. Once again, we're in the years old, fighting in his 22nd professional fight. He's fighting a masterpiece. He's doing it. Outside of Katsidas' left foot, and it hit that eye even better than abs and with the right hand and a hook with the right hand. The fight and his clearly superior boxing skill. Yeah, he's doing a variety of different things now. Sa round 5 ay muli na namang naging agresibo si Katsidas na pinili makipagpalitan ng malalakas na suntok kesa sa ingatan ng duguan nitong mata. Katsidas is he has fight changing path. Yeah, that's a good thing that both guys, as I said earlier, especially for small fighters. Is tentative enough now in the face of the damage that Amon Saad has done that he's not setting his feet at that there's some wear and tear there, obviously. It's been a tough fight. There's but I think, right like, man. Right there, Katsidas is throwing with everything he's got when he's throwing. Now, of Katsidas' extreme dependency on the right hand, too. This is a good round for Katsidas. It's of round number 5. It's been an all-out war from the perspective of Michael Katsidas of Australia. Sa round 6 ay patuloy ang pagbibitaw ng bomba ni Katsidas na tila ba gustong gusto nang tapusin ang laban, subalit hindi naman papayag ang Pinoy na mangyari ito. This is in the 5th round, Katsidas 20 out of 43, Amon Saad 17 out of 39. Not much pressure, and he's throwing real knockout bombs with both hands. Well, and if he ever, big wanting to see that fight. Because Juan Diaz is... Amon Saad trying to get the blood flowing again from the left eye of Katsidas. Started off fighting 12 rounds off the bat. Yeah, 12 rounds in your second fight, and this kind of fight. One is consistent, though. It's one thing he fights, as you said. We'll fight with another belt holder in the lightweight division, Julio Diaz of Coachella, California, later on this fall. But I agree, very exciting. Straight right hands from Katsidas momentarily stun Amon Saad. Amon Saad, meanwhile, is also taking plan, having the discipline to stick with his game plan. Katsidas is fighting much closer, and that's making a big difference. Umpisa pa lamang na round 7 ay mainit na agad ang Australiano na wala nang ibang gusto kundi patamain lahat ng suntok nito sa kanyang kalaban. I think he won so one-sidedly for Marquez that ultimately... He seemed to have got new energy and new spirit and punching with so much authority and firepower. And he's taking control over the fight all over again. And I think Amon Saad didn't expect Katsidas. Guy did at one time train Jeff Pettigrew. The punching power of Katsidas is way, way better than Jeff. Because Jeff had very bad hands. As polished a pressure fighter as Fettig was, I call him. Habang tumatagal naman ng laban ay palala na ng palala ang tinatamungkat sa mukha ni Katsidas, subalit hindi pa din ito humihinto sa pagpipressure sa kanyang kalaban. Sa round 9 naman ay tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo sa mata ni Katsidas dahil sa mga patama dito ni Amon Saad, subalit nananatili pa ding agresibo ang Australiano. Amon Saad, 42 out of 210. Blood flowing freely from both of Katsidas' eyes, and he's grinning. Amon Saad, 42 out of 210. Amon Saad keeps boxing. He's using his jab. As opposed to when Katsidas starts to close the distance. How much of that is
when stopping that kind of physicality, given how strong Katsidas is. Yes, but I don't know if he do it when you do. Sa round 10 ay gustong-gusto nang tapusin ni Katsidas ang laban dahil na din sa palala ng palala ang cut sa mata nito. Subalit talagang napakatigas din ng ating kababayan. Cut of the left eye, Czar Abinstadt wins by a technical knockout. That's about as strange as you can get. 6-3, Katsidas. What a chin Abinstadt has shown, taking shot after shot after shot from Katsidas. What a powerful desire to finish it right now. Katsidas is demonstrating as he lets his hands go and gets the knockdown. And you know, Jay Thanady is doing a great job tonight because he's given both guys an opportunity where he could have stopped the fight. Both. One more round and Marciano knocked Charles out. This round is reminiscent of that kind of circumstance. Not. His eyes look better right now than they did two rounds ago. Not just the punches, naging ma-action naman ang huling dalawang round kung saan nagpalitan na naman ng mga panggiba nilang suntok ang dalawa. Sadya namang napakatibay ng dalawang boksingero na ito na sa kabila ng palitan ng malalakas na suntok sa buong laban ay wala man lang sumuko sa kanila. Katsidas seemingly thoroughly blinded. Katsidas is clearly a... anything that he's done. You know, they're proud and I'm not sure what it is crowd they're doing. There he goes again. Fighters to look at the end of a grueling fight. And he throws punches down the... Nagtapos ang laban na wala man lang sugat sa mukha ang ating kababayan, subalit sobrang tindi naman ang sinapit ng mukha ng kalaban nito. Sa kabila naman ng pagpapahirap nito sa kampiyon, ay bigo pa din itong manalo dahil na din sa paglamang ni Katsidas sa laban dahil sa mas maraming suntok na pinakawalan nito kumpara sa ating kababayan. Bagamat natalo ay panalo pa din na maituturing ito para sa ating kababayan dahil sa wala namang nag-aakala na magagawa nitong matapos ang laban. Hindi nga lang nito nagawang matapos ang laban kundi nabigyan pa nito ng literal na sakit ng ulo ang kanyang kalaban.